Ang moving on ay hindi lamang para sa mga taong naghiwalay sa isang relasyon. Ito din ay para sa mga taong intense ang emosyon at hindi matanggap na sila ay namatayan, may nag-aaway, napagalitan, bumagsak sa exam. Ito din ay para sa mga taong may crush at in love sa isang tao na hindi matanggap na sila hindi din mahalin ng kanilang iniirog. Napakalawak ang tapin nito, kakahilo. Ang pagiging broken na hindi katapusan ng mundo, hindi may nilang mamatay, except na lang kung mag-suicide ka. Lagi mong tatandaan na ang lagi kong sinasabi, move on te! At dahil love ang topic ng series nito, pag-uusapan natin ang pag-move on ng may konekta sa pag-ibig. Ito ang aking tips para kayo makamove on sa kanya. Ang pinakauna, kalimutan nung unang lahat ng bagay na may konekta sa kanya. Ang love, affection, ang crush, ang sex, at lahat na may konekta sa taong ito. Dahil kung hindi mo kayang kalimutan ang lahat ng iyan, hindi ka makamove on te. Saka manabalikan pag fully recovered ka na. At pag naisip mo ang mga bagay na yan, tatawa ka na lang mag-isa. Baliw lang te, baliw lang te, baliw-baliw. Pangalawa, hindi magandang rason para makamove on ang i-block siya at i-unfriend sa lahat ng networking sites na magkaibigan kayo. Huwag kang bitter te. Ay sus, ang bitter. Bakit at para saan? You need to face your fear. Ay sus! Lalo na kung ka-close mo ang taong kailangan mong pag-move onan. Para sa akin, mas maganda na ipakita mo sa kanya na okay ka lang kahit hindi ka okay. Dahil as time goes by, matututunan ang iyong puso at magiging okay ka na talaga. You will be healed. Gumana na yan sa akin. Kaya i-try mo na dahil. Pangatlo, pag pinasok ang moving on na topic, hindi mawawala ang kasinungalingan. Yung tipong pagtanong ka ng classmate mo, naka-move on ka na ba sa kanya? Oo naman uy, tagal-tagal na yun eh. Kahit hindi pa naman talaga. Pero ang sinasabi mo sa mga kaibigan mo, naka-move on ka na para hindi ka nag-aasarin, para hindi ka mag-uang tanga at naghahabol-habol sa wala naman. Sa mga panahong ganyan, kailangan mo ang iyong close friend. Dahil kung wala kang close friend, kawawa ka naman, day. Kailangan mo ang iyong close friend para masabihan mo at ibusong sa kanya ang lahat ng iyong nasa puso. Dahil pag topic na ang love, mahirap ito i-share sa pamilya. Friend, anyari? Nag-break na should be, oy. Totoo? Hindi, joke lang. Paut ulit. Oh my God. Lagi tandaan na huwag ipunin ang lahat ng galit, bitterness, at kung ano-ano paman sa iyong puso. Dahil as time goes by, bibigat na bibigat yan dyan at hindi ka na makakahinga. Pang-apat, huwag na huwag mo siyang lalayuan. Dahil pag nalayuan mo siya, the more mo siyang mamimiss. Hindi ko naman sinabi maglapitan kayo ng todo, pero dumistansya ka. Ayun ang tamang term. Dahil kung lalayuan mo siya, mamimiss mo ang mga bonding moments ninyo na nagpatibok sa iyong puso. Jesus! Ibalik mo yung dati mong pakikitungo sa kanya noong mga panahong hindi mo pa siya crush o hindi ka pa in love sa kanya. Nawalan ka na ng pag-ibig, nawalan ka pa ng kaibigan. Ang sakit, 2x bulls ayun dahil. Panglima, kung talagang mahal mo siya, tell her o tell him at tignan mo ang reaksyon niya. Pag negatibo ang naging reaksyon, saka ka magplano na mag-move on te. Hindi yung move on ako! Unfair! Mahal kita. Sorry, pero may mahal na ang iba. Hindi maaari. Pero wag mo pa din kalimutan ang pinakauna nating pinamemorize dito, huwag kang asuminte. Pang-anim, hindi magandang gawain na makipag-fling sa ibang tao. Oko! De, alam mo, sa ikabuturan ng iyong puso, hindi ka pa nakaka-move on. At ginagamit mo lang ang lalaking yan o ang babaeng yan para makamove on ka. At for sure, anytime soon, ang taong ginamit mo naman ang kailangan mag-move on dahil niloko mo siya. Ang awa, kapate! Ano to, Ed? Pang-pito, at pag-broken ng isang tao, dyan na papasok ang fasting. Hindi magkakain-kain. Ano yun, papakamatay sa gutom? Yung iba naman, todo sa lamon. Papakamatay naman sa pagkabusog. Sabihin na natin na ang pagkain ay isa sa mga factor para tayo makamove on. Huwag kang magpa-depress. What to do? Maggulay ka! Pang-walo, magpaganda ka. Dahil gumaganda at positive ang nasa labas, mahahawa na ang nasa loob. Magiging maganda na rin yan. Because time heals. You will feel light and comfortable. Hindi magpaganda lang para makaganti? Pang-siyam, huwag na huwag kang gagante. Dapat iparamdam mo sa kanya na hindi ka apektado sa kanyang ginawa. Kung ano man ang ginawa niya, hindi ka apektado. Hayaan mo na ang karamaan gumante sa kanya. Para makamove on, gagante? Ano yan? Hindi maganda yan. At ang pinakahuli, ang pang-sampu. Huwag na huwag mong kalimutang magdasal. Gaya nga ng sabi ng aming teacher sa theology, prayers will lead us to actions. Para makamove on ka sa isang tao, dapat balance ang lahat. Huwag niya huwag mo siyang iisipin. Bakit? Iniisip ko rin ba niya? Lugi ka. Lugi! Tanda mo din na ang pagbibisibisihan ay nakakatulong para ikay makalimot. Ituon mo ang lahat ng atensyon mo at lahat ng inihiya mo sa ibang bagay. Maglinis ng bahay para makatulong. Hindi pa rin hilatak lang kung ginagawa kaya yan nag-imuhan ka dyan. Iwasan mo din na ikaw ay maging lonely. Dahil sa mga lonely nights at lonely days na yan, dyan ka mag-iimuhan, mag-dramadamahan, mag-iyak-iyakan, mag-over-over-on. Ha ha ha!
tahimikan. Alam natin lahat na mahirap ang mag-move on, pero lagi mo tatandaan, kung kakayanin, makakaya. Kung may kanin, may makakain. At kung may makakain, mabubuhay. Maraming salamat po. At dahil dyan ang LC Fan of the Week natin ay si Daes de Joya. Halo by Beyonce. Bye!